isang historical docudrama ang handog ng GMA News TV tungkol sa buhay ni Blessed Pedro Calungsod. Ang Kapuso actor na si Rocco Nacino ang gumanap bilang Beato Pedro. Narito ang report. Tinatayang 14 na taong gulang lamang ang binatilyong tubong Visayas na si Pedro nang lisanin niya ang Pilipinas. Sumama siya sa isang banal na misyon ng paring Jesuita na si Padre Diego Luis de San Vitore sa nuoy lugar na kilala sa tawag na Isla de Ladrones. Malapit na po matapos sa simbahan, Padre. Masisimulan na po natin maituro ang salita ng Diyos. You know, we don't have the records kung ano talagang ginawa niya, but we can only surmise. Most probably, he helped in constructing the homes of the missionaries and the chapels or the churches of the missionaries. So bilang sacristan siya yung dala ng mga gamit para sa misa. Nobody knows where he was born, no? Sabi lang sa documents from the Visayas. Tapos malinaw sa documents na Indio Bisaya. So Indio talagang native, no? So Bisayan. Maituturing ang isa sa mga pinakaunang overseas Filipino worker o OFW si Pedro Calungsod. Bagamat malayo sa kanyang pamilya, hindi niya ininda ang pangungulila para lamang sa matagumpay na mapalaganap ang Ebanghelyo. Si Jesus, ang Birheng Maria at ang iba pang pangyayari sa Biblia ay patunay lamang ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Dahil sa kanilang pagsusumikap, matagumpay nilang nabinyagan bilang mga Kristiyano ang mga katutubong Chamorro o mga lokal na residente ng ngayon tinatawag na Isla ng Guam. Si Father Diego, itong San Pedro must have helped him. Behind his success, San Pedro. Pero nagbago ang pakikitungo sa kanila ng mga Chamorro nang kumalat ang isang malisyosong balita. Chopo was envious sa success ng missionaries. He was spreading the news that yun daw ang water sa baptism prisoners. Kasi it also happened that there were many children who died. Sa gitna ng kanilang misyon sa isla, tinangkang paslangin ng ilang Chamorro ang pinuno ng mga misyonerong Kastila na si Padre Diego. Pero nanait ang pagiging martir ni Pedro, kaya't siya ang unang napatay ng mga Chamorro. Halos 300 taon matapos itapon sa dagat ang kanilang mga labi, wala nang naiwang bakas ng kanilang ibinuwis na buhay. Pero ngayong araw ng Linggo, bibigyang pagkilala siya ng simbahang kanyang pinaglingkuran bilang si San Pedro Calungsod, ang pangalawang santo ng Filipino. Cara David, GMA News.